Marami na akong nais malaman, marami nang nais matutunan at mapatunayan. Sa aking kagustuhan, pinasya kong mangibang bansa. Paglisan ko'y di napigilan ng kahit na sino man. Nais ko lamang makapahon sa hirap, makatikin ng ginhawa. Ngunit anong buhay ang naranasan doon ng isang tulad ko? Hirap na dinanas, sa damdamin ko'y bumakas. Patak ng luha sa mata ay halos maubos na. Pakinamdam ko noon ay isang kandilang nahupos. Pinaubay ako na sa may kapal ang aking buhay. Nais ko lamang makahahon sa hirap, makatikin ng ginhawa. Ngunit anong buhay ang naranasan doon? Nagbabagang balita ay ang mabuting balita ng salita ng Panginoon. Amen? Calvary AG and Light Church is in partnership together to propagate the gospel, to win the lost, and to disciple the found. So, yan po ang purpose ng salita po ng atin pong Panginoon. Hindi ko na po papakahabain pa. Kilala naman po natin yung ating speaker. Alam nyo, sa mga kaidaran ko po na mga nakapanood nung pelikula po na yon, na True to Life Story, kilala nyo naman po kung sino po siya. At ako po, kilala ko po siya. At 2008, nagkita po kami yan sa retreat din, sa encounter retreat sa Valenzuela. At hindi ko po alam na magkukrus muli ang landas namin sa Amerika. At ako po personal, ay nasa life group po natin silang mag-asawa. To God be all the glory. Amen po. Napanood niyo po ba yung pelikula po nila? Yung kaidaran ko po, nakaka-relate po kayo. Pagka 42 na po kayo, kasi 42 po ako nung napanood ko po yung pelikula, hindi ko po alam. So, pero pinanood ko na din. Welcome na po natin sa Light Church family. Dang welcome. Sister Sarah Balabagan Sereno. Brother June. Yeah. They are both serving the Lord. Sister Sarah, go ahead. Praise God. Glory to God. Maraming salamat po, Pastor Emil. Magandang umaga po sa inyong lahat. And I'm so blessed to be here with you today, and glory be to God, and I'm so thankful to God for giving me this opportunity to share with you today the goodness of God. As I've always said, it's not about my story anymore, but it's about God's story in my life. Amen? Hallelujah.
But bago po ako magpatuloy, gusto ko pong tawagin ng aking asawa to pray for us bago ako magpatuloy magbahagi. Thank you, Lord God, for allowing us to be here tonight. Today, ano pa kasi kami nag-adjust yung sa States in time. But thank you, Lord God, for this message. And thank you, Holy Spirit, for being here with us. And may this message, Father God, encourage us, strengthen us, and inspire us, Lord God. And thank you, Lord, for your word. And we lift everything up to you, our cares and concerns, worries and fears. We place everything into your hands. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Yeah, thank you, honey. Praise God. Isa ho sa mga paborito kong Bible verse is yung pong John 10:10. Sa John 10:10 po, nakalagay po doon that the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. But Jesus said, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Amen. Praise God. Ang Panginoon po, naniniwala ko that the Lord has a plan for each one of us. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may plano ang Panginoon sa buhay mo. And of course, kasagaya po na sinabi po yan sa Jeremiah 29 verse 11. Yung po ang sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. But mind you, ang ating pong kaaway, the enemy has a plan for us too. And that is to hinder us to fulfill the purpose of the Lord sa buhay po natin. No? But praise God, dahil tayo po ay may Jesus, sino ba dito ang may Jesus sa buhay niya? Say amen? Amen! Tayo po ay may Jesus, may pag-asa po tayo and we will overcome. Amen? We are more than conqueror, we are overcomer. Amen? Ako po, pinanganak at lumaki sa Sultan Kudarat, Maguindanao. At ang nanay at tatay ko po, nakita niyo naman po kanina sa video, pareho pong Muslim. At ang tribe po namin is Maguindanao in Iranon. So ang mga Muslim po kasi may kanya-kanyang tribe din po yan. At mahirap lamang po kami. No? Pero bagamat mahirap po kami, kami pong magkakapatid dapat po ay, yung sa nanay ko pa lang, dahil may iba pa pong naging asawa ang tatay ko. No? Yung sa nanay ko pa lamang ay 14 po kaming magkakapatid. No, hindi po masyadong busy ang nanay at tatay ko, no? 14. Pero dahil sa hirap ng buhay, ay 7 lamang po kaming nakasurvive. Dahil nga po, alam niyo naman po ang buhay sa probinsya, no? Kapag nagkakasakit, no, yung nanay ko dati, kapag nagkakasakit yung mga kapatid ko, you know, wala naman kaming kakayahan na idalhin sa hospital. Kaya sometimes talaga literally naranasan ko po na alam mo yung maghihintay kayo. Maghihintay kami kung kailan lalagutan ng hininga yung kapatid ko para mailibing na. So ganun po literal na experience ko po yun. Kaya po yung pong mga ganong karanasan sa buhay, ang siyang nagtulak naman sa akin para sa murang edad ko mag-isip, gumawa ng paraan paano ako makakatulong sa aking pamilya. At syempre po, ang isa ho sa naisip ko, kinakailangan makatapos ako sa pag-aaral. Kaya ang sipag ko po mag-aral. Papasok po ako sa eskwela, naglalakad lamang po kami, almost 1 hour, and iba pa po yung pabalik. Kahit nakatsinelas, kahit umuulan, na ang aking bag ay plastic bag. Dire-diretso po. Pero dahil nga po, kulang ako sa suporta, hindi ako kayang tustusan na aking mga magulang dahil bagamat public school man ang aking pinapasukan noon, ay alam niyo naman po noong mga panahong iyon, kahit public school may bayad pa rin. Thank God, ganyan talagang binawal na, dito ba? Pero noon po, noong mga kapanahonan namin, yung mga kaedad ko, alam ko, naiintindihan nyo ito, naranasan nyo rin na may bayad kung ano-ano pa pong sinisingil. Grade 5 lamang po ang aking natapos.
At natapos ko man po yung grade 5, may sariling diskarte pa po ako niyan. Ha? Nakikitira ako sa mga kamag-anak ko. Kung sino yung tutulong sa akin, susuporta sa kanila ako titira. Ang kapalit po noon ay pagsisilbihan ko sila. Kaya bata pa lang ako, sanay na po ako sa mga gawaing bahay. Sanay na po ako maglaba ng isang balkan, maging labahan na, alam mo yun, maglalaba ako halos isang buong araw ako sa ilog, kasi na may ilog po sa amin. Yung mga lalaban ko, isasampay ko, hihintayin ko hanggang matuyo. Yung mga ganun po. So, sanay na po ako talaga sa gawaing bahay. Ano? At naranasan ko din po na mag-aral. Dahil grade 5 lang yung natapos ko, hindi na ako nagpapatuloy. At libre po yung, alam niyo po yung madrasa ang tawag sa amin, yung Arabic school. So nag-aral din po ako doon. At noong 1994 naman, naging uso sa probinsya namin, yung mga nagtatrabaho bilang domestic helper sa Middle East. So nung nalaman ko po yun, ang aming recruiter ay naghahanap na marirecruit. Isa ho ako sa nagpresenta, sabi ko gusto kong mag-abroad. At kamag-anak din po namin yung recruiter ko. So alam po niya yung totoong edad ko. Alam po, kilala po niya ako. But noong time po yun, I was only 14 years old. Pero bawal po yun, no? Illegal po yun. Dahil dito po sa bansa natin, ang allowed po na mga ibang bansa, I think now is 24 years old and up. Ano po, kung hindi po ako nagkakamali. Pero, yung panahong yun, may mga para-paraan sila. Ano? So, ang nanay at tatay ko, ayaw po nila akong paalisin, pero ako po ay determinado. Dahil yun lamang yung naisip kong paraan para makatulong sa aking pamilya. At tayo pong mga Filipino, likas po sa atin na handa nating isakripisyo ang ating buhay, no, para makatulong sa ating mga mahal sa buhay. Ano, ganun po tayo. Talagang likas, kumbaga, naka-built-in na yan sa atin. No? Naggagawa tayo ng paraan para makatulong sa ating pamilya. Di bali nang isakripisyo natin ang sarili natin kaysa makita natin nagugutom, lalo na kung ikaw ay isang magulang. Di ba? So, kaya po sa murang edad ko talagang nagsika po ako, nagpumilit po ako, at hindi naman po ako nabigo. Dahil nakakuha nga po ako ng visa, may kumuha sa akin, kumbaga may employer na pumili sa akin. Ano, kasi papadala ka sila ng picture, yun ang ano. That yun po din po ang pinakamadaling applyan ng mga panahong yun. Ano. So from Mindanao, dinala po ako sa Manila ng aking recruiter. At isang gabi lamang po ako sa Manila at dinala na ako, hinatid na ako sa ating international airport. At habang doon po sa airport, doon lamang po ibinigay sa akin yung passport ko. Dahil yung aking pong recruiter ang nagpagawa ng passport ko, again, noong mga panahong yon, ang DFA ay hindi pa po ganong kahigpit, unlike ngayon. Ano, kaya yung mga recruiter, madali silang makakuha ng mga passport, madali silang maka-apply ng mga passport ng kanilang mga aplikante. No? Nung mahawakan ko po yung aking pasaporte, doon ko lamang po nakita na ang edad ko ay 28 years old. So times two sa totoong edad ko. So sinong maniniwala na ang isang 14 years old, no, ang hawak-hawak niya ay 28 years old. Paano kaya nakakalusot ang mga ganon noon? Ano? Kasi po, may nag-guide sa amin. No? Yung nag-guide sa amin, tinuturo sa amin kung aling sa immigration, at the time, by number, so sinasabi sa amin, itong number na to, ang pwede lang kayong pumila. So ibig sabihin po, kung sino man po ang nakaupo doon, ay kausap nila. Kaya nakakalusot po yung mga katulad ko noon. But praise God, dahil may pag-asa ang Pilipinas. Amen? At by God's grace, unti-unting nagbabago, unti-unting naghihigpit maging sa DFA. So may pag-asa, praise be to God, no, sa ating bansa. May 29, 1994, nung ako po ay umalis ng Pilipinas, napadpad po ako sa Al-Ain United Arab Emirates. So ang Al-Ain po, I think it's about 2 hours or 3 hours away from Dubai. No, alam na, kilalang-kilala po natin ang Dubai. Ano? At yung amo ko po, isa pong biyudo. No? Bagamat ako po, pag ubo-uba lang ng aeroplano, talagang nakaset na yung mind ko na talagang trabaho ang pinunta ko doon. No? Tapos po, after 2 weeks, eto na po yung employer ko. No? Nag-umpisa na po mag-alok ng pera. Ang kapalit nun, syempre may gusto siyang mangyari sa amin. Pero lagi ko pong tinatanggihan yung amo ko. At ang lagi, ang una ko pong natutunang Arabic word ay la.
Sabihin nga natin, la. La means no sa Arabic. Kasi po yun po madalas ang sinasabi ko sa aking employer. No, I tried po na magsumbong sa aming ahensya, pero doon po hindi mo kakampi ang agency mo. Sila pa ang maglalagay sa'yo sa alanganin. Yung agency ko po talagang galit na galit sa akin nung nagsusumbong ako sa kanya, and there was a time na talagang sa sobrang galit niya, ikinulong pa ako sa kulungan ng kambing. No, dahil nga galit na galit siya. And just imagine, sa doon po, desierto at ang init po doon. Pero salamat sa Diyos, nung nilagay niya ako sa kulungan ng kambing, palubog na yung araw. Pero still, mainit pa rin dahil desierto nga at walang bubong, as in open, ano? May bakod lang. But salamat at after more than 1 hour lang na nandun ako, kinuha ko uli, hinatid ako uli sa bahay ng employer ko. And that's it. For the first time na naranasan ko sa amo ko pagbalik ko, yung unang pagkakataon na binugbog niya ako. Pinasok niya ako sa kwarto, doon niya po ako binugbog dahil nga po galit na galit siya, bakit daw po ako nagsumbong. Salamat sa Diyos dahil naitula ko siya, nakawala ako, nakatakbo ako, at pumunta ako doon sa isang anak niya at nagsumbong ako habang umiiyak. Yes, I tried to run away. Pumunta pa ako doon dahil gusto sobrang galit, hindi siya tumatahimik. Pumunta pa ako doon sa kapitbahay, humingi ako ng tulog, tinulungan nila ako. But yet, since bawal po doon kumukop ng runaway, so I have no choice but to go back sa employer ko. With a plan sana na magtatrabaho ko for ilang months, makaipon ng sweldo, makabili ng tiket, uwi na ako ng Pilipinas, and then kukunin ako nung kapitbahay, yung amo nung kapitbahay, dahil naawa sila sa akin. So yun sana yung plano. But again, the enemy has a plan too. So after 1 month and 19 days, yung amo ko po, yun na, hindi ko po makalimutan, July 19, 1994 ng gabi, nung pong this time pinagtangka niya akong may hawak siyang kutsilyo. But salamat sa Diyos dahil habang nakatutok sa akin yung kutsilyo, naalala ko po yung paalala sa amin o laging sinasabi ng nanay ko sa amin. Nasabi niya na kayong magkakapatid, mas nanaisin ko pang makita kayong patay na lumalaban kaysa makita ko kayong nagpapaapi. Now, as a parent, now, na-realize ko, napakahalaga pala yung naisipin natin o we will mind yung mga salita na bibitawan natin sa ating mga anak. Sometimes, akala natin hindi sila nakikinig. Pero mayroon at mayroon mga words tayo na binibitawan sa kanila na tatanim sa kanilang puso at isipan. You know, kaya po maging maingat tayo, release blessing sa ating mga anak. So especially the word of God, so that yun ang tatanim sa kanilang isipan at puso. No? Ako po, salamat sa Diyos, talagang naisip ko, di bali mamatay ako, wag lang magtagumpay ang aking amo. Kaya nagpambuno po kami. So just imagine, 14-year-old, at yung amo ko po, ay bagamat siya po ay may edad na, parang lolo ko na actually, no? Pero siya po ay dating sundalo, dating guard sa isang palasyo doon. So ibig sabihin, malakas po rin po siya. Pero salamat sa Diyos. Habang kami po ay nagpapambuno, may saksak din po ako sa ulo. Yung limang daliri ng amo ko nagmarka sa leeg ko sa pagkakasakal niya sa akin. But you know po, church, I praise God, I thank God. Dahil numang oras na yon, ako po ang hinayaan ng Panginoon na mabuhay. Dahil yun po pala ay may plano siya sa akin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may plano ang Diyos sa buhay mo. Jeremiah chapter 1 verse 5. Sabi po sa Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the womb of your mother, I know you. Before you were born, I set you apart. At ang sabi ng Panginoon kay Prophet Jeremiah, I set you apart to become the prophet to the nation. Kaya po ako po naniniwala na tayo po ay may plano na ang Panginoon sa atin. Amen. At nasa sa atin na kung ikaw ba ay tutugon sa panawagan sa iyo ng Panginoon. Kaya sabihin mo uli sa katabi mo, tumugon ka na sa Panginoon. I was able to defend myself, you know, against my employer. Pero ang batas po doon ay ibang-iba. They don't believe in self-defense. No, iba po ang batas doon. They don't believe in self-defense, especially kung ikaw ay babae at isang domestic helper at isang Filipino. Talaga pong
ako po ay, nung nakausap ko na po yung chief of police, and then yun na po, after the medical and everything, yung process, diretso po ako sa kulungan, nilagay po ako sa Bartolina. So 2 weeks po ako sa Bartolina bago po ako isinama sa mga kababayan nating OFW na nandoon. At nung makasama ko po yung mga kababayan natin, doon ko po nakita yung ibang-ibang sitwasyon ng mga kababayan natin na marami po akong nakasama na biktima ng rape, maltreatment, abuse physically, no, pinagbintangan na nagnakaw na hindi naman totoo, no, hindi sinwelduhan ng ilang buwan, ilang taon, and yet sila pa ang nakakulong. And that's why, naisip ko, blessed pa rin ako, I thank God, dahil kahit papano ako ay naipagtanggol ko yung sarili ko laban sa aking employer. At ang pinangahawakan ko doon, yun ang pinangahawakan ko kung bakit malakas ang loob ko nung mga panahong yon. At sa loob ng kulungan, ako po ang pinakabata doon nung mga panahong yon. Ako ang pinakamalaki ang kaso. But salamat dahil naging kalakasan naman ako ng mga kasamahan ko din. Ano mo yun, yung parang lumalakas yung loob nila because naisip nila ako nga ang tindi ng kaso ko eh. Diba? But praise God, yun nga po, 1995, nung ako po ay nasintensyahan ng death penalty by firing squad. A few months later, after si Flor Contemplacion ay nabitay sa Singapore. No? So nung ako naman po, nung ako'y nasintensyahan, salamat dahil kumilos agad ang ating government, inapila po yung aking kaso, at maybe po nung mga panahong yun, yung mga kabataan, maybe yung mga magulang nyo, isa po sila o kayo sa mga nagdarasal sa akin noon. So I would like to take this opportunity na magpasalamat po sa inyo ng taos puso na maraming salamat sa inyong mga panalangin dahil dininig kayo ng ating Panginoon. Amen? You know, ang kagandahan po nito, hindi lang ako iniligtas sa parusang kamatayan, kung hindi iniligtas ako spiritually dahil nakilala ko siya at nagkaroon ako ng tama at personal na relasyon sa kanya ngayon. Praise God. Amen. Nung nabago po yung sentensya sa akin, dahil pinatawad po ako ng aking ng mga anak ng amo ko. Again, because they're aware sa situation ko sa kanilang tatay, then nagsusumbong naman talaga ako din sa kanila. So pinatawad po nila ako, kapag katulad ng kaso ko po sa Middle East, napakahalaga yung kapatawaran ng pamilya. So nung pinatawad po nila ako, at the same time, napatunayan na ako ay minor. At hindi 28 according doon sa passport ko. Dahil paano nila nalaman na minor ako? Chinek po yung dental ko. No? Kaya po nalaman nila na talagang bata ako nung mangyari yung insidente. At yun nga po, nung mabago yung sentensya ko from death penalty by firing squad, naging 1 year imprisonment. Though, nagstay po ako ng 2 years sa kulungan and 100 lashes sa likod. And $40,000, $1.2 million noong panahong yun, no, na blood money. So blood money is a part of ng law ng Middle East o ng UAE government. So salamat sa Diyos dahil bagamat ang pamilya ko wala man kaming ganong halaga ng pera, pero mayroon pong ginamit ang Panginoon. Mayroon po isang Filipino-Chinese businessman. No, I'm sure ngayon po ay ang kanyang mga anak ay nasa politika na rin, si Mr. William Gatchalian. Siya po ay nagkusang mag-donate ng $40,000. The 100 lashes naman po, bago ako pa uwi sa Pilipinas, pinalo muna ako na at that time I was already 16 years old. At bago ang ginawa pong pagpalo sa akin, it was open to the public. Nasa loob lang din po ng central jail ng Alain. Pero may mga nanonood po. No? So since I was only 16, ang ginawa po nila, ginawa nila itong 20 lashes a day. So 5 days, ginawa nilang installment. So mabait naman po pala sila. Ano? 20 lashes a day. Every day po napaluin ako on the same spot. And yes, masakit ang pagbalo dahil ang ginagamit po nila ay yung yantok. Alam niyo po yung rata na pabilog, yung po ang ginagamit. Yung pong ginagamit nila pag pinapatag po nila yung camel. So just imagine, the next day, another 20 on the same spot. After 5 days, after 100 lashes, yung likod ko po nagkulay, itim, namaga. No, hindi lumabas yung dugo, kaya talagang namuo. At for several weeks, hindi po ako makatulog na nakahiga, nakatagilid sa sakit. But then again, I praise God now dahil nalagpasan ko po yon. August 1, amen.
August 1, 1996, nung ako po ay nakarating dito sa Pilipinas, as you saw in the video earlier, no? Ganun yung po talaga yung situation. Talagang punong-puno ng tao yung airport, and I praise God. Ano, dahil naisip ko yung nagpapasalamat ako dahil kasabay ko din po sa isang eroplano, another domestic helper naman from Jordan na nasa kabaong na. Si Elisa Salim. Ano, so ganun po ang sitwasyon. That's why, alam niyo po, every time na nagkakaroon po ako ng chance na mag-speak, I really discourage yung mga kababayan natin na gustong mangibang bansa as a domestic helper, especially in the Middle East. Dahil talagang para kang nasa enemy's camp. Ganun po ang situation. And 90% po ng mga domestic helpers sa Middle East ay nakaranas ng pang-aabuso. Sexually, physically, you know. Talagang nakakaawa po. That's why I discourage them to go. But then of course, ang buhay natin dito sa Pilipinas is talagang yung iba talaga walang opportunity na nakikita. That's why I encourage them to develop their skills. You know, imbis magtrabaho bilang domestic helper, why not magtrabaho bilang skilled workers? And that's why there's a TESDA na pwedeng makatulong sa inyo o sa kanila. So, ganun po ang aking mensahe na gustong iparating sa ating mga kababayan. Ano? At yun nga po, pagdating ko po dito, yung buhay ko po yung naging pelikula, naginampanan po ni Vina Morales. At yung pong binayad po sa akin doon, na 5 million, yun po yung naitulong ko din po sa aking mga pamilya sa Mindanao. So natupad naman po yung aking mga pangarap. At dahil grade 5 lang ang aking natapos, kumuha po ako ng acceleration exam sa ating Department of Education. So from 5th grade, nakapasa po ako ng 4th year high school. No? Hanggang nag-college po ako through a scholarship. But then kasabay din po doon yung matinding yung love life. No? Antinding another traumatic experience naman. And mula po nung naranasan ko yun, naging single mama ko, get pregnant at 17, naging single mama ko ng 18. And then that talagang another trauma, parang from traumatic experience to another traumatic experience. And dahil doon po ako nagkaroon ng parang trust issue. Pag-uwi ko po kasi, akala ko lahat ng mga tao na lumalapit sa akin, nagpapakilala, ay mabait. Akala ko lahat ay maganda ang intensyon, malinis ang intensyon. But then, nung maranasan ko po yung ganong situation, nagkaroon po ako ng trust issue, but God is good. Dahil nga po, bagamat ganon yung situation ko po, ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na mapasok sa music industry. No? First album ko po under Sony Music Philippines, ang producer at composer ko po ay si Ray Valera. Ano? At ako din po hindi makapaniwala. No? Hindi ako makapaniwala na mangyayari yon. Pero inalaw po ng Lord dahil again, my purpose ang Panginoon. Amen? At alam niyo po, naalala niyo po ba si Ray Valera? Alam ko yung mga kabataan. alam ko nga taga Bulacan yon si Tito Ray. Oo. So siya po yung mga nag-compose ng mga kanta ko po. Mayroon din po akong dalawang song na kinompose doon sa album ko, Buhay Kulungan at yung Pag-ibig na nga ba. Sige nga, subukan natin kung naalala niyo si Tito Ray. Sige nga. Ang pag-ibig ay aba. Tiwala sa isa't isa. Ayan, wow, si Kuya Julius, ayan. Sige, anuhin natin. Sige, tutuhanin na nga natin, panindigan na natin ito. Sige, Kuya. Ayan. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Di mong pag-ibig, wala akong pakialam. Basta't mahal kita, kailan pa man. Mahal kita, pagkat mahal kita. Inisip
mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Tingnan niyo po, napakabuti ng Panginoon. Alam niyo po ba yung kantang yon ay maaaring awit din ng Panginoon sa'yo? Maging sino ka man ay mahal ka ng Panginoon. Maging sino man ako ay minahal ng Panginoon at tinanggap niya ng buong buo. At hindi lamang niya minahal, kundi binago niya from glory to glory. 2 Corinthians 5:17, sabi po, ang sino man ang nakiisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang kanyang dating pagkatao. Siya ay bago na. Amen. Napakabuti po ng Panginoon, no, hindi man maganda yung mga pinagdaanan ko, but God, noon time na talagang sukong-suko na ako, na talagang feeling ko na puro kadiliman na yung nasa paligid ko, God is good. Dahil heto naman, nakilala ko si Dulce, yung napakagaling nating singer. That's why I told you earlier na yung pagpasok, pag-allow ng Panginoon na makapasok ako sa music industry, dahil may plano ang Panginoon. Dahil sa pagkatakanta ko, doon ko nakilala si Dulce. At si Ate Dulce, siya po yung naging spiritual mother ko. Pinakilala po niya ako sa kaibigan niyang pastor na from Assemblies of God din po in sa Marikina. At habang nag-uusap po kami, sabi ng pastor, tinanong niya ako about the lashes, kung paano ko pinalo. And at that time, hindi po ako magaling sa mga traumatic experience ko, dahil hindi po ako idinaan sa counseling, hindi ako dinaan sa mga therapy o psychiatrist, wala. Kasi po, I am so gullible, vulnerable. Nung, kaya, you know, I was so broken. Ika nga. But salamat sa Diyos na yung talagang sukong-suko na ako. Heto, sabi ng pastor, I was crying habang nagkukwento kay pastor. Sabi niya, you know, Sarah, yung 100 lashes mo, wala pa yun sa katiting na parusa na tinanggap ni Jesus. So, balit si Jesus, walang kasalanan, walang maling ginawa. Ngunit, tiniis niya yung pagpapahirap, pagpapahiya sa kanya dahil lamang sa pagmamahal niya sa iyo. So, dalawang salita lamang po ako nakarelate. Yung pagpapahiya at pagpapahirap, dahil yun po ang naranasan ko. But salamat sa Diyos, dahil nung tinanong ako ng pastor, Sarah, gusto mong magkaroon ng tama at personal na relasyon sa Diyos. You know, at the back of my mind, I was so scared. I was scared. Dahil alam ko po yung batas sa pinanggalingan kong pananampalataya. You know, hindi lamang po marang itakwil ng magulang ko kung hindi, you know, malalagay sa alanganin yung aking buhay. Now, which is yun nga po ang mga pinagdaanan ko. But then, praise God, dahil yung mga oras na yon, hindi po na naig sa akin yung hiya, yung takot, hindi na naig sa akin yung pride, no? Bagkus mas na naig yung pananampalataya at paniniwala ko na tunay ngang si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas nating lahat. The good thing about the Lord Jesus is that it doesn't matter kung anumang reliyon ka ipinanganak. It doesn't matter kung anuman ang nakaraan mo. It doesn't matter kung anuman ang mga pagkakamali na nagawa mo. Dahil maging sino ka man ay minahal ka niya. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that for those who believe in Him should not perish but have everlasting life. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Panginoon, maging sino ka man. The good thing nung after ko nagkaroon ng relationship sa Lord, I was so on fire, I was so hungry, thirst sa Word of God na mas makilala ang Panginoon. The more na pinag-aralan ko, binabasa ko ang salita ng Diyos, the more na sumasama ko sa mga Bible study, mga fellowship, mga discipleship, the more nakikilala ko ang Panginoon, the more nalalaman ko kung gaano pala ako kamahal, kung gaano pala ako iningatan ng Panginoon. Amen? Ang dami ko pong pinagdaanan pagdating po sa love life. Pero yung love story ko po ay pang Valentine's Day ko lang yon. Kaya kung gusto niyo pong marinig, sabihin niyo po si Pastor Emil na invite uli ako sa February 14. Ang kagandahan, kahit masalimuot yung mga naging love life ko,
ang importante sa dulo, victorious pa rin. Amen? Hallelujah! No turning back. Talagang on fire ko to share the word of God, yung testimony ko, every time I get sa Asia and even sa America na kung saan, ay doon po kami nagkakilala ng husband ko. You know, as a single, naging single mother po ako bago kami magkakilala ng asawa ko with 4 kids. Single mom. Just imagine. I thought na wala nang magsiseryoso sa akin dahil alam niyo naman po ang kultura natin, ibang-iba. Di po ba? So, sabi ko sa Lord, Lord, maniniwala lang ako sa lalaki na talagang mahal ako, na hindi lang niya tatanggapin yung mga anak ko, hindi lang niya mamahalin yung mga anak ko, kung hindi i-offer niya yung last name niya. Yun ang prayer ko sa Lord. Yun ang sign na hiningi ko sa Lord. And you know, the Lord is so good because nung 2011, nagkilala kami ng husband ko, after 2 years, nagkita kami uli. And this time, wala nang patumpik-tumpik pa. My husband proposed. At amazing din po yung waste, yung pag, yung how the Lord orchestrated everything. Dahil, ang prayer naman pala niya is, Lord, if she comes back, then I will ask her out. But then, after 2 years, na bumalik po ako doon, inalaw ng Lord, hindi lang niya ako in-ask out. Hindi lang niya ako inimbitahan para mag-date or mag-dinner bagkos nag-propose na po siya. Amen? And now, ang husband ko po, pinetition niya po yung mga anak ko. Yung tatlong mga anak ko nandoon na po, may sarili ng buhay sa Las Vegas. They're independent. A working student, a full-time worker, and then the other one is another working student na nag-aaral po as sa nursing sa isang university doon sa Las Vegas. So this is God is so good. You know, looking back sa buhay ko, no matter how hard yung mga pinagdaanan ko sa buhay ko, salamat sa Diyos dahil hindi nasayang. Dahil ngayon, I can share it in front of you, hindi to para mag-boast, kung hindi i-share yung kabutihan ng Panginoon. You know, it doesn't matter kung anong pinagdaanan mo, mahal ka ng Panginoon. Kaya kanyang buuin muli, katulad ng ginawa niya sa buhay ko. Hindi ko lamang nasumpungan yung kagalingan sa physical, sa emotional, kung hindi yung binago niya ako, totally maging ang pangarap ko. Binago ng Panginoon. Thank you, son. Kaya po, praise God. Kaya po, alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. Amen? So, nung ako po ay nasa kulungan, Matthews, may nagpadala po sa akin ng Bible, no, na isang Australian missionary. Out of my desperation, dahil nga sentensyado na ako ng death penalty, binasa ko po yung Bible, inopen ko po siya, bagamat bawal po sa amin yon. At sa hirap, dahil nga New King, King James yung version, no, hirap akong intindihin, pero mayroong isang verse na talagang ngayon ko lang naintindihan na yung pala yung tawag doon, nagrema sa akin. Yung pong Matthew 6:33. Sabi po doon, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? And you know, yun po yung Bible ko na yung binigay ko sa isang kasamaan kong na Kristiyano, kinopya ko lang yung verse na yun po, all along, God has been knocking at my door. Kaya po, you know, kung first time nyo pong makarinig ng Word of God, maka-attend ng ganitong service, hindi po ito aksidente. At talagang ito po ay divine appointed time ng Panginoon na marinig nyo ang kabutihan niya. Na totoo ang kanyang salita, na buhay ang kanyang salita, na siya ay nagbabago ng buhay, na maaari nating maranasan yung kabutihan niya if we allow Him. I praise God. Dahil po, everything, binago niya ang buhay ko maging ang pangarap ko.
nagkaroon ako ng healing. And salamat sa Diyos dahil maging ikaw ay mari mo din tong maranasan. You know, ang kabutihan ng Panginoon, I realized that every time na magkakaroon tayo ng opportunity to hear the Word of God, makabasa ng Bible verse, or kahit saan tayo, kahit nasa loob tayo ng train, biglang may magpop-up na Bible verse, o di kaya habang nag-scroll ka sa iyong Facebook, nakabasa ka ng Bible verse mula sa iyong mga friends, o kahit hindi mo friends sometimes, you know, because the Lord is standing at your door and knocking. Kumakatok ang Panginoon sa puso mo. Ang tanong ko, handa ka ba siyang pagbuksan? Handa mo bang pagbuksan ang Panginoon sa buhay mo? Handa mo bang magkaroon ka ng tama at personal sa Kanya? It doesn't matter kung anong relihiyon ka pinanganak. Ang gusto ng Panginoon ay personal na relasyon sa Kanya. And I tell you know, Christian life is not always a bed of roses. Hindi porke naging Kristiyano ka na, nagkaroon ka na ng tama at personal na relasyon sa Diyos, ay wala ka nang magiging problema. Hindi po. May mga trials pa rin po akong kinaharap, mga problema. But then, the good thing is as I face that battle, kasama ko ang Panginoon. And as I face that battle, alam ko na I will be victorious dahil sa Panginoon. Yung po ang kaibahan. Never tayong mawalan ng pag-asa. Amen? God is so good. Hindi po siya nagbabago noon at kailanman. And this time, I would like to call on the worship team. At nais naming mag-ministry with you through this song. Patuloy po nating i-worship ang Panginoon sa pamamagitan ng awiting ito. You know, and I hope and pray, as you decided, kung gusto mong pagbuksan ang Panginoon sa buhay mo, this is the time. Hindi po natin hawak ang buhay natin. Hindi natin alam anong mangyayari mamaya, or even tonight, or bukas. Hindi po natin hawak ang buhay natin. But I can assure you, ako po sabi na, bakit ang lakas ng loob mo? And why? Because of the Lord. Because I have the Lord Jesus Christ. You know, and I know, ano man ang aking gagawin, kasama ko ang ating Panginoon. Let us all stand up. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Father God. Hallelujah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sabihin po natin, I love you, Lord. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. God. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am living,
Jesus is running after, is running after me. With my life laid down and I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Hallelujah. Yes, Father God. Truly, Father God, your goodness is running after us, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. For you promised, Lord, that you will never leave us nor forsake us, Father God, as we trust in you, Father God. Hallelujah. Alam niyo po, mga kapatid, as I've said kanina, hindi po ito aksidente na ikaw ay nandito ngayon. Hindi aksidente na narinig mo ang salita, ang magandang balita na mahal ka ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Ganun ka kamahal ng Panginoon. Maging sino ka man, mahal ka ng Panginoon. And kung gusto mong maranasan yung blessing na naranasan namin, the shalom, yung peace na mayroon ako, mayroon kaming lahat ng mayroong personal na relasyon sa Diyos, this is the time. As I've said, hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin alam kung ano mangyari mamaya o bukas. At para sa akin, ang pinakamagandang regalo na pwede na may maibahagi sa inyo ay aming pananampalataya sa ating Panginoong Jesus na pwede mo rin maipamana sa iyong mga mahal sa buhay. Na pwede mo din maibahagi sa iyong mga kaibigan, sa mga mahal mo sa buhay. Ganun. Kung gusto mo magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, personal relationship, I would like to ask you to raise your hand. Say, yes, Lord. Pagod na ako sa buhay ko. Suko na ako sa buhay ko. Gusto ko nang magkaroon ng peace, yung totoong peace na nagmumula sa iyo. Gusto ko nang maranasan yung kapatawaran na nagmumula sa iyo. Gusto ko nang makapagbigay ng kapatawaran na nagmumula sa iyo. Gusto ko nang patawarin yung mga tao na nakapanakit sa akin. Gusto ko na magkaroon ng healing emotionally and mentally. Hallelujah. And as you're raising your hands, I would like to ask you to come forward. I would like to, you know, yung paglapit niyo po dito sa harapan ay hindi po kayo lumalapit sa akin or even sa ating mga worship team, but it's the Lord, it's your faith na yes, Lord, hindi kita ikakahiya. Yes, Lord, lalapit ako sa iyo kahit maraming nakakakita because I know that ikaw ang tunay na Diyos at hindi nagbabago kailanman. Yes, Lord, lalapit ako sa iyo dahil ikaw lang ang makakapagbago sa buhay ko, sa sitwasyon ko ngayon. Yes, Lord, lalapit ako sa iyo dahil ikaw lang ang makakasagot sa mga prayers ko, Panginoon, sa lahat ng mga pangangailangan ko. Sing of the goodness of God. For all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Panginoon, kung paano mo po tinulungan si Sarah noon, kung paano mo po siya inalis sa kadiliman, kaya mo din itong gawin sa amin. Kung may mga nasaktan, nasugatan, kung paano mo kinomport si Sarah, kaya mo din kaming i-comfort. Kaya mo din kaming bigyan ng pag-asa. Kapag tila baga napakadilim na ng paligid namin, nandoon ka,
Ikaw ang aming kasama, Panginoon. Kapatid, anuman ang iyong kinalalagyan, anuman ang iyong sitwasyon, hindi nagbabago ang katapatan at kabutihan ng Panginoon. Saan ka man naroroon ngayon, whether you are watching online, hallelujah, ikaw na naririto ngayon, taas mo lang yung kamay mo sa Panginoon bilang tanda na pagsasabing, Panginoon, kailangan kita sa aking buhay. Hallelujah. Samahan mo ako. Yakapin mo po ang iyong mga anak, lahat ng mga nanghihina, lahat ng mga napapagod, Panginoon, ay iyong palakasin. Lahat ng mga may sakit karamdaman, sila'y iyong pagalingin. Hallelujah. Kapatid, hindi maigsi ang kamay ng Panginoon upang ikaw ay kanyang abutin. Hallelujah. Hawak-hawak ka ng Panginoon. Maging sino ka man, mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. For all my life, you have been faithful. And all my life, you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. The goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Panginoon, pinangahawakan po namin yung mga pangako mo that I will never leave you nor forsake you. Kung sinamahan mo si Sarah, sasamahan mo din ang iyong mga anak. Magtatagumpay din kami, Panginoon. Lalabasan din namin at lalagpasan ang lahat ng mga pagsubok. Hallelujah. Kung narito po kayo ngayon, maybe this is your first time na makarating po kayo sa gawain na ito ng Panginoon. Hallelujah. Wala pong relihiyon ang makapagliligtas po sa atin. Ang relasyon lang natin sa Panginoon ang maaaring makapagligtas. Kung kayo po ay naririto ngayon at handa siyang tanggapin at papasukin sa inyong puso bilang inyong Panginoon at sariling tagapagligtas, sabi po ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kung naisi pong tanggapin si Jesus, sumunod po kayo sa maiksing panalangin. Gawin niyo po itong panalangin sa Kanya ng taimtim na nagmumula sa inyong puso. Sabihin niyo po, Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, kinikilala ko, kinikilala ko, na ako'y makasalanan, na ako'y makasalanan, na ako'y nagkasala, na ako'y nagkasala. Patawarin mo po ako, patawarin mo po ako, linisin, linisin ng iyong makapangyarihan dugo, ng iyong makapangyarihan. Kinikilala kita, kinikilala kita, bilang aking Panginoon, bilang aking Panginoon at tanging tagapagligtas, at tanging tagapagligtas ng aking buhay, ng aking buhay. Ikaw na po ang masunod, ikaw na po, ikaw na ang maghari, ikaw na, maghari, ikaw na ang maging Panginoon, ikaw na maging, habang ako'y nabubuhay, habang ako'y nabubuhay. Tinatalikuran ko na tinatalikuran ang aking mga kasalanan, na isip, nagawa, mga namanang kasalanan. Iniaalay at binibigay ko na sa iyo. Iniaalay at binibigay. Tinatanggap ko po.
ang iyong pagpapatawad, ang iyong pag-ibig, at ang buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon at sabihin natin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, kahit anong mangyari, kahit anong mangyari, paglilingkuran kita, paglilingkuran kita, iniaalay ko, iniaalay ang aking buhay sa iyo, ang aking buhay sa iyo, habang ako'y may buhay, habang ako'y may habang buhay, ako'y malakas, habang ako'y malakas, habang ako'y may hininga, habang ako'y may hininga, gamitin mo ako, gamitin mo ako, bilang isang mabangong samyo, bilang isang mabangong samyo, sa iyong harapan, sa iyong harapan, iniaalay ko, iniaalay ko, ang aking buhay, ang aking buhay, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Let's worship the Lord together. Can we lift our hands to the Lord? Hallelujah. Thank you, Jesus. For all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. Sabihin po natin sa Panginoon, God, ikay tapat sa habang buhay. Sabihin po natin sa Panginoon, ikay mabuti magpakay lanman hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, sa araw na ito, anumang bilangguan ng kaaway ang pinaglagyan sa amin, sa pangalan ni Jesus, pinalaya mo na kaming lahat. Pinagpala, binigyan ng pag-asa, binigyan ng buhay na walang hanggan. Lord, sa iyo lahat ang papuri. Wala kaming kukuning glory. Kung ginagamit mo si Sarah para i-share ang good news, gamitin mo rin ang bawat isa po sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Tawagin po natin Sister Sarah, Brother June. Pagpe-pray po natin sila. Diyan na lang po kayo. Huwag na po kayo umalis diyan. Kailangan po nila ng panalangin. Ang pamilya po nila. Si Sarah po ay babiyahe papuntang Sultan Kudarat. Alam niyo po, pagka po kayo ay nagpalit ng religion niya dati at lumipat kayo dito sa pananampalatayang si Jesus lang ang tagapagligtas, nalalagay po sa kapahamakan ng buhay po niya. Meron po siyang misyon na pupuntahan doon, napakahalagang misyon. Kailangan po niya ng panalangin. At ako po naniniwala kung paano siya niligtas ni Lord sa Middle East, kaya din po siyang ingatan at iligtas ng Panginoon sa ating bansa. Pwede po ba nating i-stretch yung kamay natin sa kanila? Panginoon, kung papaano mo sinamahan si Sarah, sasamahan mo din siya. Together with Brother June, ang kanila pong mga anak. At sa pagbiyahe po ni Sarah papuntang Mindanao, surround her with your ministering angels. I plead the blood of Jesus. And I declare, Lord, walang gawa, sandata ng demonyo ang magtatagumpay laban sa kaniya. Lord, mangyayari, makakasama niya ang kanyang anak. Ikaw po, Panginoon, ang magtatanggol at mag-iingat at sasama sa kaniya. Let your protection, favor of man, and favor of God be upon your family, O Lord. Lord, we declare victory na sa kanya pong mission. Pabalik po ng Mindanao at makabalik po siya ng Manila, makabalik po ng US, kasama po ang kanyang anak. Kine-claim na po namin ito dahil ikaw ang aming buhay at makapangyarihan Diyos.
Hallelujah. Can we speak blessing to this family na ginagamit ng Panginoon? Come on. Ginagamit din po kayo ng Panginoon to speak light. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon and let's receive the prayer of blessing sa atin pong lahat mula po sa salita ng Panginoon. Receive in your spirit. Receive in your heart. May the Lord bless you and keep you. I receive. May the Lord face shine upon you. I receive. May the Lord grant you peace. I receive. The shalom of God. I receive. May the Lord bless all the works of your hands. I receive. Bless your family. I receive. Protect you and guide you. I receive. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Lahat po ng mga pinagpala, iningatan at sinasamahang patuloy ng Panginoon ay magsabi po ng malakas na amen, amen. And amen. Let's celebrate. Hallelujah. Come on, give God the best clap of praise. Somebody shout hallelujah! Hallelujah! Come on, let's celebrate today! Pwede po ba natin palakpak ang ating kamay para sa Panginoon? Somebody shout hallelujah! Hallelujah! Woo! Come on, let's receive the victory that comes from the Lord today! Hallelujah! Overcome, we will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Come on, let's sing, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, he has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. And today we're gonna sing, I will live, I will. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Woo! Yeah.
ang mga panalangin at mga pangarap mangyayari. In Jesus' name, amen! Church celebration ended, fellowship begin. Shine for Jesus, to God be all the glory. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church Meycauayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. Pwede po tayong manood na ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po, Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating po mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.